pamilya, nakataas po ngayon ang typhoon signal number 5 sa Pulillo Island at sa buong lalawigan ng Quezon. Sa bayan ng Infanta, 45 pamilya na ang inilikas. Karamihan sa kanila, kagabi pa walang tulog dahil po natatakot sa posibleng pananalasa ng bagyong Karding. Live mula sa Infanta, Quezon, nagpapatrol, Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Alvin, wala nang ang puklat ang buhos ng ulan maging ang pag-ihip ng malakas na hangin dito sa Infanta, Quezon. Dito sa barangay Poblasyon, mistulang ghost town na dahil simula kaninang alas 12, karamihan ng mga establishmento at negosyo ay nagsara na. Tanging mga butika at mga grocery stores ang nagbukas o extended hanggang alas 4 at hanggang alas 5 ng hapon. Yung ilan naman sa ating mga kapamilya, maaga nang nagtungo sa mga designated evacuation center. Nagmamadali at balisa si Ailey habang bitbit ang dalawang toong gulang na pamangkin at anak. Diretso sila sa main evacuation area ng Infanta sa Barangay Common. Tanging isang garapon ng gatas at tatlong bote ng tubig ang kanyang nabitbit dahil sa pagkataranta. Mahirap din po dahil din po naman yung aking asawa po nasa Maynila. Nagtatrabaho po, di kami lang po dalawa sa aming bahay. Ako po dito na pumunta. Ako po kinakabanay sa aking bata at sa aking mga pamangkin. Si Daisy naman ayaw nang hintayin pang lumakas ang ulan bago lumikas. Nadala na siya sa mga nagdaang bagyo nang binaliwala niya ang abiso ng otoridad. Last 2 years, I think, ay kami na ano ng Ulysses. Ay kami talaga po doon ay abot na abot ang basa lahat ng gamit. Talagang nandun na yung takot. Medyo. Ayon naman kay Infanta Disaster Risk Reduction and Management Officer Ron Crisostomo, 24/7 ang kanilang pag-iikot sa 36 na barangay. Umabot na sa 45 pamilya ang kanilang maagang pinalikas. Pinakamalaki po ng evacuees natin nasa barangay Dinahikan. No, ito po yung coastal barangay, pinakamalaking populasyon at vulnerable po sila sa storm surge. Sa Pulillo Island, umaga pa lang ay iniutos na ang paglikas ng mga residente sa 20 barangay. Ayon sa PAGASA, dito unang tatama sa lupa ang bagyong Karding. Nasa 30 pamilya na ang nasa evacuation area sa barangay Poblasyon. Nag-order na po kami ng forced evacuation, lalong-lalo na po doon sa mga pamilya na sa mababang lugar at doon po sa mga nakatira malapit sa anuman pong anyong tubig. Mayroon pong mga naka-designate na mga evacuation centers sa iba't iba po naming barangay. Tiniyak naman ng provincial government na may nakahandang mainit na lutong pagkain sa lahat ng evacuation centers. So sabi ko ngayon na wala pa, magluto na sila. Pero by the time na umulan, humangin, lahat sila nandoon na sa evacuation, walang nagluluto. Ang all they have to do is ihain yung pagkain na niluto nila. Sinuspindi na rin ng Philippine Coast Guard sa Northern Quezon ang mga biyahe ng mga barko mula sa Real Port patungo sa mga isla sa mga bayan ng Pulillo, Panukulan, Burdeos, Patnanungan at Humalig. Maging ang mga biyahe ng barko mula sa Atimonan patungo sa Alabat Island ay suspindido na rin. Gayun din ang mga biyahe ng barko mula sa Lucena Port papuntang Marinduque at Masbate. Inabisuhan na rin ang mga mangingisda na huwag na munang pumalaot sa mga nasabing lugar. Halos 100 turista ang stranded sa Calaguas Island matapos ipatupad ng Philippine Coast Guard ang no sailing policy. Tiniyak naman ng pamahalang panlalawigan na nasa maayos na kalagayan ang mga turista. Umabot na rin sa 253 na individual o 60 pamilya sa ilang lugar ang voluntaryong lumikas dahil sa banta ng daluyong, baha at pagguho ng lupa. Samantala, aabot na sa 1,000 ang mga stranded na pasahero papuntang Visayas sa Matnog Port, Sorsogon. Kinansela rin lahat ng biyahe kaninang alas 6 ng umaga. Ayon kay Achilles Galindez ng PPA Matnog, 287 na pasahero ang stranded sa loob ng pier habang 29 na truck, 9 na lightweight vehicles at 3 bus ang stranded din. Sa labas ng pier, nasa 600 pasahero ang stranded kasama na ang mga driver ng 140 truck, 102 maliliit na sasakyan at 26 na mga bus. Alvin, sa Camarines Norte nga, 60 pamilya rin
yung inilikas na. At Alvin, dito sa buong Quezon Province, ramdam mo yung trauma doon sa ilan sa ating mga kapamilya. Bunsod na rin ito nung naranasan nilang paghugupit ng dalawang bagyo noong 2004. Ito nga yung bagyong Winnie at bagyong Yoyong. Sa kasalukuyan, kasama na rin sa pinamamahagi ng mga otoridad ang face mask dahil paalala nila na maging sa labas o outdoor settings ay mabutihin na lang ng ating mga kapamilya na magsuot nga ng face mask dahil na rin sa banta ng pagkakasiksiksikan nga at dito na rin sa ibang sakit gaya ng ubo at sipon, dala na rin ng panahon. Alvin? Buti, Rainiel, meron pang kuryente at signal ng cellphone habang tayo nag-uusap. Alvin, dito sa Infanta Quezon ay meron pa namang supply dahil lumakas lang yung buhos ng ulan at nagkaroon nga ng mga pagkulog bandang alas 5 ng hapon. Pero sa nakuha nating detalye sa bayan ng Pulilio, kanina pang alauna ng hapon pinutol yung kanilang kuryente dahil nga doon sa Pulilio, Alvin, ay sobrang lakas na ng ulan, paging yung ihip ng hangin ay nililipad na raw yung mga bubong ng bahay. Alvin? So, ibig sabihin, yung nararanasan ngayon dyan, wala pa yan. Kasi parating pa lang eh, yung Pulilio, yung binabayo ka mo kanina, dyan sa lugar mo, wala pa, parating pa lang. Alvin, itong nararanasan natin ngayon ay wala pa doon sa nararanasan ngayon sa Pulilio Island. Hindi lang natin ito direktang mapuntahan, Alvin, dahil ipinagbawal na yung pagbangka o yung pagpunta gamit yung bangka doon sa isla. Pero doon sa mga nakukuha nating impormasyon via social media, makikita na talagang yung kapit ng bubong ay kumakawala na rin. At yung ibang mga kababayan natin doon ay may takot na rin na baka nga maulit yung serye ng malalakas na bagyo gaya na lamang noong 2004, Alvin. Maraming salamat. Uy, mag-iingat kayo dyan, ha? Rainiel, pawid!